Morning! Morning! Sino po yung mga guests, first timer, para ma-acknowledge natin yung ngayon lang po aaten? Pwede ba natin silang palakpakan? We'd love to congratulate you for coming. Congratulating because we believe that if you believe in our organization, in our company, kayo na yung susunod na milyonaryo dito sa Pilipinas. So, congratulations because you made the right decision of coming here tonight with the help of your sponsor. Yung sponsor, ito po yung mga nag-invite sa inyo, yung mga magigiting, mababait, masisipag, at pinakain kayong mga first-timer ngayong gabi ito. Tama ba? Pinakain ba kayo? Yung isa, hirap pa eh. Hinirapan yung sponsor. So, huwag kayong mag-alala kasi pag nakita nyo yung opportunity natin at saka talagang na-impress kayo, baliktad ang mangyayari. Kayo po ang magpapakain sa mga sponsor. Kung sa pagpapasalamat. Kasi normally, sa kulturang Filipino, pag inimbitahan ka sa isang kahit anong okasyon, normally pag ikaw pinagbigyan mo yung nag-i-invite sa'yo, feeling mo siya yung may utang na loob sa'yo kasi ikaw yung nagbigay. Pinagbigyan mo. Well, I'd like to tell you tonight, hindi nyo po pinagbibigyan yung sponsor nyo. Pagka pinag-aralan nyo mabuti, pinakinggan nyo mabuti yung papaliwanag ko, ang pinagbigyan nyo dito walang iba kundi yung mga sarili ninyo. Okay, kasi meron po kaming magandang opportunity na ibigay sa inyo, ipapakita. At the end of this presentation, kayo yung mag-decide, kayo po yung mag-evaluate kung ano siya, kung maganda ba talaga siya. But over the last 8 years we've been operating, we're very proud to tell you, may higit 1,000 na po ang nagawang milyonaryo ng sistema namin. Now, patunay na nag-work siya kasi kung isa, dalawa, tsamba pa yon. Pero pag 1,000, napakarami namang tsambero. Lahat na lang nagagawa. Like for example, may kasama kami dito. Just a few days ago, I came from Davao and General Santos City. May kasama kami sa General Santos City na ang background prior to joining AIM Global, yung network marketing, was just a simple street sidewalk vendor. Can you imagine, nagbebenta lang ko ng kung ano-ano sa sidewalk? Duyan, sa probinsya. Kung ano-ano binibenta, chinelas, any goods. Ladies and gentlemen, in other words, nabigyan ng opportunity ngayon sa AIM, way back about 5 years ago. Alam niyo po ba, nag-awarding kami ng mga top earners namin sa General Santos within the city, meaning ng top earners, ito po yung mga na-involve sa AIM Global na kumita ng maganda. Tapos ni-rank namin yung top 10 in that area. Would you believe ang number one top earner namin ngayon sa General Santos City is a former sidewalk vendor in the name of Yuri Mesagrande? Take note! Bakit siya top earner number one? Ang average income niya, average! Is about 350,000 per month. Wow. Second, he is driving a brand new Ford Everest. And third, his business with us is in the international arena kasi kung saan-saan ang grupo niya. Sidewalk vendor. Lumipat tayo ng Davao. Meron kaming kasama dating embalsamador. Ang pangalan, Mr. Jun Agarao. Jun Agarao, for the last few years, top distributor ng Davao, top distributor sa buong Pilipinas. Actually, he is top 11. When we held our anniversary in Davao a week ago, bago na naman yung nilagay niya sa sasakyan doon sa harap. Kasi pang-anim, pang-pitong sasakyan niya, he is now driving a brand new Ford Ranger naman. Eh nakakagulat, bago maglabas ng Ford Ranger, meron siyang Mercedes-Benz. Bago maglabas ng Mercedes, meron siyang Hummer. Bago maglabas ng Hummer, may Tucson, may Montero. Embalsamador. Can you imagine kung ilang body ang i-embalsamuin mo bago ka makabili ng ganyan? Lipan tayo ng Bohol in the name of Mr. Leo Caduyac. Former tricycle driver. Can you imagine? Grade 5. Right now, the guy is building his own house and ang monthly average income is umaabot ng 250,000 per month. Naka-recruit down the line. Hindi ko matawag na tsamba kasi, you know, yung Leo Caduyac, ito siya, yung Leo, about grade 5, naka-recruit down the line. Ang pangalan, Wilfredo Laway. Grade 6 naman, tinapos na. Tuyo, vendor. Ito, tricycle driver. Madaling naniwala yung grade 6. Kasi sabi niya sa loob-loob niya, kung nagawa mo grade 5 ka, mas kaya ko dahil grade 6 ang tinapos. Right now,
naman kung yung friend Laway is driving his first brand new car, Hyundai Accent, but he's about to buy his own Fortuner na in the next coming days. Problema niya lang, kaya hindi lumalabas yung Fortuner niya, wala raw kulay na available sa Tagbilaran. Can you imagine ang problema? Kulay. The point is, grade 5, grade 6, oh, may kuchi. Dami kong kilala, cum laude, wakuchi. Huwag magagalit yung mga cum laude sa akin. But the thing is, ang sinasabi ko ba dito, mas magaling ba to kaysa sa inyo? Hindi po. Nagkataon lang, mas bukas ang isip nila, kaya nagkaganito ang mga buhay. Minsan, kahit hindi ka magaling, kahit wala kang tinapos, pero bukas ang isip mo, tatalunin mo yung magagaling, pero sarado isip. Ilang tao na bang matatalino, magagaling? Pero dahil pilosopo, dahil ma-pride, walang naaabot sa buhay. Tatalunin ng mga non-professional. Eh yung non-professional, alam niyo, wala siyang alam eh. Alam niyo, wala siyang pagmamalaki. Walang tinapos eh. Pero pag yun nakinig, binuksan ng isip, sila'y mabilis nagbabago ang buhay. So life is a matter of perception. Kung ano yung pakita, tingin mo, yun ang pwede mangyari sa'yo. Kaya kung ang tingin mo dito sa papakita ko, hindi maganda, hindi pa ako tapos, hindi na maganda sa isip mo yan. You know, the mind is like a parachute. It is best used when it is open. Unfortunately, minsan, sa laki ng kitaan sa business na to, hindi maniwala tao. Katulad dito, Leo Kaduyang, ang average 250. Paano ka maniwala? Maraming tao, 10,000 kinikita, hirap na sa buhay. Maghapon niya ng kinita to. Tama? 8 oras. May overtime pa. Samantalang ito, ito matindi, nasa Makati pa. Magagalit yun. The truth hurts, but the truth shall set you free. Yes. Tama ba? Yes. Ito, Kubintano. 250. Sarap ng buhay. First class restaurant kumakain. Fine dining. Ito. Jolly Jeep. Taga Makati po ako dati, kaya alam ko. I was an engineer before, somewhere in Makati. Kaya alam ko yan. So, minsan ito masakit. Lintik pa ang credential mo. Ang tataas pa ng grade mo, pag tinignan yung transcript, yung EOR, puro ganyan po. Kunti lang yung ganyan. Ito, wala ipapakita ang TOR. Tanungin mo nga si Leo, may TOR ka? Alam mo sasabi, ano yun, Tor? Point ko lang, maraming kaibigan, maraming mga tao, naunahan kasi ng fear, naunahan ng perception. Like network marketing, a lot of people have different perceptions about networking. In fact, me, 18 years ago, I really have a different perception about this business. Ayoko rin. Na-invite ako para umattend. Pinakain ako, kaya ako umattend eh. Siyempre, pag pinakain ka, may utang na loob. Hindi ka makahinti. Tapos pagkatas ng seminar, sabi sa akin, nag-recruit sa akin, maganda ba? Ano yung sasagot mo? Pinakain ka? Oo. Parang gusto ko nga loob. Nung sabi sa akin eh, join ka? Ayun na, naging prank ka na ako. Hindi. Sabi niya bakit? Sabi niya, hindi totoo yan. Pinaliliwanag sa akin, 18 years ago, 50,000 na kitaan. Paano ka maniniwala? Eh, ang produkto, mga shampoo. Papatubo daw ng buhok. Pwede lang kalbo hanapin namin bago. Parang ganon. Ilang track na yung shampoo. Kaya ayoko. Naniwala lang po ako nung kumita na. Sabi nung kaibigan ko sa akin, pare, join tayo, kikita tayo. Sabi ko, hindi natin linya. Sabi sa akin, hindi, kikita tayo. Sabi ko, wala akong time. Sabi sa akin, bigyan mo ng time, kikita tayo. Sabi ko, mahihayin ako, hindi, kakapal mukha mo dito. Ako narinig, kung di kikita, kikita. Nung tinanong ko, pagkano na kinikita mo? Sabi sa akin, wala pa, pero sabi ko, speaker, kikita daw kayo. Ano ka maniniwala? Ayan, laki ng kitaan. Sobrang laki ng kitaan. Alam mo ang tao, paliwanagan mo ng 500,000 naman, na kitaan, di maniniwala. 200,000 na kitaan, di maniniwala. Pero paliwanagan mo ng 10,000 na kitaan, yan, totoo yan. Kasi ang tao meron tinatawag na mental wallet. Yun po yung capacity ng mind natin na tanggapin kung ano lang yung makatotohanan sa kanya. Unfortunately, kung ano yung laman ng mental wallet mo, hanggang doon na lang ang capacity ng income ang kikitain mo. Let's say ang mental wallet mo is between 10 to 20,000. Yan lang ang i-provide sa'yo ng universe na amount ng money. No more, no less. Kasi yun yung acceptable para sa'yo eh. So a lot of people may mental wallet hanggang dito lang. Kaya pag pinaliwanagan mo nito, hindi naman iniwala. Walang pinakaiba sa appliances. Pag ang appliances naka-decide for 110 volts, sinaksak mo sa 220, ano mangyari? Ganon din dito. Minsan, pag pinaliwanagan mo ng ganito, pag-uwi, sabog utak. Dito talaga. Makakita na ng kotse dyan sa baba. May sticker ng Inglobal ang mga magagandang kotse dyan. Itutulong ng sponsor mo. Pare, alam mo, tingnan mo yun, nabili niya sa Inglobal. Kotse na, sasabihin pa ng first timer na hindi naniwala. Di talaga ito. Talaga, wala yan dito.
they keep convincing themselves na hindi totoo. Pero what if totoo? What if you're coming here tonight, what if yung pagpunta mo ngayong gabi, may purpose pala yan? Eh, di mo minsan masasabi kung ano yung purpose ng mga bagay sa buhay mo. Hanggat hindi mo tinitingnan o sinusubukan. May maraming Pilipino kasi hindi pa nagsisimula. Alam ko na yan. Di ba nagsisimula? Pag tinanong ko maraming tao, sino gusto umaman? Lahat tumataas ang kamay. Pero alam mo, hindi lahat ng tao handang umaman. Lahat gustong umaman, pero hindi lahat handa. Ba't hindi handa? Eh, hindi pa nagsisimula, alam mo. Pakalawa, hindi pa nagsisimula, ayaw na niya. Hindi pa nakikita, ayaw. So for the next few minutes, isa lang ang gusto kong gawin ng bawat isa. Just try to open your mind. Because it's not my job to convince you. Your job is to convince yourself. Presenter lang po ako. Kaya lang dito, ulitin ko, paano kung ang pagpunta nyo ngayong gabi, isa ka na pala sa naka-line up na possible maging milyonaryo sa nito. Okay, message ko, isin nyo lang. Nagawa ng mga taong to, kaya ko rin gabi. Hindi nakukuha sa linya to. Sir, hindi ko linya yan. Ako, hindi ko linya. Linya ko electrical. Lahat na pinapasukan ng kuryente, kaya ko yan. May malay ko ba dito? Walang kuryente sa mga produkto. Pero lahat ng bagay napapag-aralan. Lahat ng bagay natututunan. Kung ang puso nga, natuturo ang pagmahal. Kaya nagagawa ng paapadurot ng may legal work. Napaka-dramatic. Tama ba? You know, pinag-aralan po sa buong mundo ng mga scientist, ang tanging species lang, species, sa lahat ng creation, tao lang ang may kakayahan para pag-aralan at matutunan lahat ng gusto niyang pag-aralan. Yes. Kunwari, gusto mo matuto mag-piano, kahit di ka marunong, matututo ka pala. Kahit di ka marunong mag-bike, matututo ka. Gitara, matututo ka. Swimming, matututo. Meaning, practically, lahat kayang pag-aralan ng tao. Lahat napapag-aralan. Well, tonight, I have good news for you. Kung lahat napapag-aralan, believe me, pati pagyaman po, napapag-aralan din po. Yes. Merong paraan pa paano yung mami. Yun nga lang, kailangan meron kang mentor o may mga taong magtuturo sa'yo paano gawin. So isa lang ang aim global sa maraming opportunity available. That's why I want you to open your mind because marami na pong taong nagbago buhay dito. Malamang isa na ikaw pagka sumama ka sa amin. Handa na ba kayo? Yes! So just to give you a background about our business, about our product, about our company. May slide ako ipapakita. Ito po yung tatlong founder ng AIM Global, si Francis Miguel Ed Cabantop. He is a doctor by profession. Francis is an electrical engineer. And Mr. John Aspirin happens to be our chief marketing officer. He's a physical therapist naman. Established to, technically, 2006. So ladies and gentlemen, we're very happy to tell you, 8 years na pong namamayagpag ang AIM Global. And we happen to be the biggest networking company right now in the whole Philippines. Ito yung mga citations, awards na tatanggap natin for the last 8 years. The Consumer's Choice Award, the Asian Consumer's Choice Award, merong Global Awards for Marketing Excellence, etc. Pero ang highlight dito sa mga awards na to, yung tinatawag naming Multi-Level Marketing International Association or the MLMIA. Asosasyon po yan ng mga networking companies sa buong mundo na nakabase po sa Amerika. And we are very happy to tell you na na-recognize nila kami because sa ingay, you know, sa accomplishment, sa mga na-attain ng AIM Global, na-award po kami as the fastest growing network marketing company in the whole Asia. Tapos, yung presidente, si Doc Ed, binigyan pa nila ng tinatawag na best of the best among networkers all over the world. Kasi masyado pong significant yung nangyaring pagbabago sa maraming networkers o buhay ng maraming tao sa buong mundo na members ng AIM Global. Our partners, Nature's Way, product provider natin, naka-base sa States. This is a billion-dollar company. DSM, a multi-billion euro company, naka-base naman sa Europe. And we have the ALS Life Science Company or Corporated. Meron po siyang multi-billion yen company a year. So, syempre, itong mga to, mga higante po sila. Giants in their own fields. And syempre, pag higante ka, gusto mo makipag-partner sa giant din. Kaya naman, when they enter the Philippine market, ang partner nila, giant din, Alliance in Motion Global. Okay? Flagship product, lahat po na makikita yung produkto na ipapakita ko, bird's eye view lang, konting background lang, para lang kayo magka-idea kung anong product. Kung gusto nyo malaman yung technicality or intensive knowledge about this product, meron po kaming separate seminar about that. But for now, just to give you a brief background about our products. Number one product namin, provided by Nature's Way, is what we call the C24/7. Box, naka-blister sa loob, mga capsules po sa loob yan.
Ang ginagawa nito, kaya siya tinawag na C, it pertains to cellular. Cellular protection, cellular immunity, cellular longevity. Madami, no? Madaming cellular protection, etc. Kaya 24/7 because it protects you 24 hours, 7 days a week. So, ang laman niya, active components niya ito. Now, lahat po ng products na makikita niyo sa akin, hindi gamot. They are categorized as pharma food supplements. Supplements siya na dumaan po sa pharmaceutical standard bago po dumating sa market o bago makonsume ng mga consumers. Mga food supplement, technically, they are not drugs or medicines. Kaya lang makakakita kayo, makakarinig kayo ng mga taong gumagaling, ba't nangyayari yun? Kasi ang rational behind that is that the body itself has its own capacity to heal itself. Kaya niyang pagalingin yung sarili niya. Nakadesign yung katawan na ganun eh. Unfortunately, dahil sa mga toxins, lifestyle, stress, dahil sa mga maling pagkain, pollution, free radicals, yan po ang nagpapahina ng immune system ng katawan natin. Second, hindi na nasusupply o hindi na nakukuha ng katawan yung proper nourishment o nutrients na kailangan niya para makapag-function ng gusto. Doon pumapasok yung importance ng food supplement. Kasi sa supplement, isusupply niya, ibibigay sa katawan yung nourishment, nutrients na kailangan para yung katawan mo na mismo ang magpapagaling sa sarili niya. So technically, hindi yung produkto ang nagpagaling, kundi yung katawan mo. Maliwanag ba? Yes. Now, ang maganda rito, it penetrates down to your cellular level. So ang mga laman, mayroong 29 vitamins, minerals, and trace minerals. We all know for a fact that the body cannot function without vitamins and minerals. 21 of the known amino acids na kailangan ng katawan, nasa C24/7. And we know that amino acids are building blocks of protein. Marami pong function sa katawan, hindi makakapag-function. Madaming organ sa katawan ang hindi makakapag-function na maayos kung walang protein, especially the muscles. Okay? Eh, marami tayong organs, punong-puno ng muscle. What else? Super green foods, spirulina blend. Bakit importante yung super green food? Kasi, nung tayo'y bata, ang alam lang natin sa green pigmentation ng mga plants is what we call chlorophyll. Yan lang yung green pigmentation, kulay lang siya. But later on, scientists, medical researchers found out na yung chlorophyll pala, mataas ang antioxidant. Yung antioxidant, ito po ang lumalaban sa mga free radicals na pumapasok sa katawan natin. Free radicals, mga pollutants po ito. Dinadamage nito yung mga DNA natin. Dinadamage nito yung mga function ng mga cells natin. Kaya, ang ginagawa ng antioxidant, parang ninuneutralize nila yung bad effects ng carcinogen o mga free radicals. So, 14, pag uminom ka nito, para ka na rin kumain ng mga pinaka green leafy vegetable and fruit sa buong mundo. Meron siyang 12-hole fruit juice blend. Isang dosenang prutas. Whole. Bakit whole? Ginamit yung buong parts ng prutas. Tangkay, balat, the fleshy part, the skin, the seeds. Kasi they found out, matataas pala ang antioxidant ng mga prutas, lalo na sa part na balat. E tayo, pag kumain tayo ng orange, for example, hindi mo kinakain ng balat. Pag kumain ka ng banana, hindi mo naman kinakain yung banana ng buo. Yung mga unggoy, hindi nila binubuksan yun. Alam mo yung mga sasu, yung mga ape, mga, alam nyo na, primates, pagka binatuhan nyo sila ng orange, they will never peel it back, peel it off. Kakainin nila ng buo. Pero tayo tao, tinatanggal natin, nandun pala yung antioxidant. Ang alam ko lang sa balat ng orange, pagka makulit yung kaklase mo, imisik-misik mo yung sa matali. Tama? Pero makikita nyo yung mga ape, malalakas. So sino ngayon mas matalino? Kayo na, sabi niya. Isang dosen ng gulay. Ako, hindi ako palakay ng gulay. So pag uminom ako ng C24/7, para na rin akong kumain ng isang dosen ng gulay. Nandun po siya lahat. Okay? Mushrooms, ladies and gentlemen, mushrooms have thousands of years of history of herbal usage. No? Ang mga nakadiscover ng function ng mga mushrooms, mga Japanese po. Kaya most mushrooms, lalo na yung matataas ang medicinal or potency level, ang pangalan naka-Japanese. Okay? Maganda po ito sa mga, alam nyo na, blood circulation, lalo na sa mga organs or part ng katawan na punong-puno ng mga maliliit na ugat, which we call capillary or capillaries. Meron siyang 12 digestive enzymes na nakakatulong po sa pagtunaw ng mga pagkain. Problema ng maraming Pilipino, constipated. Ang lakas lumamon, ang tipid dumumi. At pag dumumi pa, once a week lang. Pag dumabas, putlong na. Yung iba, pag dumumi, once a week, ganito lang lumalabas, oh, sarap na siya. Oh, ang sarap, grabe. Ganyan lang lumabas. Hindi po ginto yan, kulay ginto lang, kaya dapat nilalabas nyo siya. So ito, pag uminom kayo nito, nakakatulong siya sa digestion. Okay? Constipated, delikado yan kasi it leads to colitis. And most researchers say, pagka-constipated ka, it leads to colon cancer. So dapat inilalabas. Normally, ang paglabas dapat,
kung kumakain kayo ng 5 to 6 times a day, dapat dumudugwig ka at least twice a day na normal. Tapos dapat mahaba. Okay? Hindi nyo na kailangan suwatin, pero dapat mahaba siya. May 12 herbs and specialty nutrients. Kasama po sa 12 herbs and specialty nutrients na ito, nakakatulong for blood circulation, nakakatulong for diabetic people. Meron po mga tao ang problema, impotence, you know, yung tinatawag na erectile dysfunction. Maganda po sa kanila to. Meron tayong 10 essential fatty acids. Hindi naman kasi lahat ng fatty or fats bad. Meron din tinatawag na fatty acids. Especially the membranes, they are made up of good fats or fatty acids. Ayan, pinoprovide po ng C24/7 yan. Meron po siyang 5 anti-aging, antioxidant enhancer. Ano po to? Anti-tanders. Anti-tanda. Para hindi po mabilis, tumanda. Kasi ang number one nagpapabilis sa pagtanda, ano? Stress. Isip ng isip. Ayan, nai-stress tayo masyado. So, you need anti-aging and antioxidant enhancer. Meron siyang 4 longevity polyphenols or polyphenol galing po sa Mega Resveratrol Blend. Pampahaba ito ng buhay ng mga organs because sinusupply yung mga organs ng maraming nutrients plus the same time, it protects by providing a lot of antioxidants. Can you imagine? Lahat ng active ingredients na ito nasa C24/7. Pag ininom mo siya, hindi mo siya iinumin pa dahil may sakit ka. Iinumin mo because prevention is better than cure. Kaya pag ininom mo siya, preventive kahit once a day is okay. Pag may nararamdaman kayo, kahit twice a day, pwede. Pag mataas blood sugar mo, kahit 3 times a day, it's very good. Pag terminal na, laklaki na lahat, pwede naman, wala na mga mawala. Hindi, biro lang. So, walang contraindications, walang side effects. So, ibig sabihin, kahit na may ininom kayo medication, hindi po siya magko-conflict. So, maganda po ito kasi ang number one manonotice nyo pag uminom kayo, yung energy level nyo tumataas. Ang tagal nyo mapagod. Number two, kulay dilaw ang wiwi nyo. Kasi nagki-cleansing po siya yung bladder and kidney, mapapansin nyo kulay dilaw at ang panghi. Number three, yung iba, pag inom nito, pupo ng pupo. Congratulations, kasi pag pupo ka ng pupo, lumalabas yung toxin sa katawan mo. May color coding po yan. Eh, pero biro. Pag ang pupo mo medyo orange, marami kang fats. Yung brownish na orange, marami kang fats. Dapat ang pupo pati, hindi siya nagsisettle sa bottom, dapat lumulutang. Pag nagsettle siya sa bottom, dense, mabigat. Hindi healthy. Kailangan lumulutang. Second, pag kulay brown na may pagkakulay dark, marami kang chemicals, toxins sa katawan. Pag kulay green, kumain ka ng avocado, kaya. Pag kulay green, minsan yung plema, sumasama po sa pupo yan. Okay? So dapat, regular, tsaka dapat, pag pumupo ka, walang effort. Hindi yung lintik na ang ngiti mo, hindi pa lumalabas. Dapat pagka pumupo ka, hang! Tapos dapat, ang measurement niya, magmula dito sa tip ng middle finger niyo hanggang elbow. Ganyan kahaba. One day. Well, huwag niyang susukatin, pero tansyahan na lang. Ha? Okay, maliwanag ho ba? Yes! So, this is our number one product. Kaya, ladies and gentlemen, kung kayo gusto niyong matry, masubukan ang credibility ng product, ito ang unang-una niyong inumin. Are we learning? Yes! Next! Teka muna. Nawala. Ayan, next! Version of C24/7 for kids, tinanggal lang yung mga hindi helpful sa mga bata like anti-aging kasi hindi pa kailangan ng mga bata yan. Meaning, lahat ng active components ng C24/7 that are good for kids or children, ginawa ng version ang tawag namin KD24/7. Meron siyang 26 fruits and vegetables, naka-pouch po siya, tapos para siyang Nutragamis. Kaya hindi malalaman ng bata na vitamins pala kasi masarap. Okay? Merong complete, bago po lumabas yung C24/7, ang number one po naming product, flagship product, was complete. So technically speaking, this is the same with our C24/7, except that yung C24/7 is an innovative version or innovated product or version of complete. Meaning yung C24/7, innovated na complete po yun. Ano yung innovate? Yung lahat ng nasa complete, nasa C24/7 din. Kung maalala nyo yung pinaliwanag kong active components sa C24/7, nandito rin sa complete. Except for 2 active components. Ano yun? Number 1, yung C24/7 may anti-aging. Eto wala. Number 2, yung C24/7 may longevity polyphenols. Eto wala.
Kaya kung pagpipiliin kayo kung ano yung inumin mo, depende sa age. Sa aming mga bata, ito muna. Siyempre, di ba? Sa inyong matatanda, yung C24/7. Dito lang. Maliwanag ba? Yes! Now, kung ang gusto mo purely anti-aging, purely concentrated na longevity polyphenols, ito yon ang inumin mo, Restore Life. Ito, isa lang function nito. Pampabata, pampahaba ng buhay. Kasi ang active component nito, resveratrol, nakikita po yun sa mga grapes. They found out, alam niyo yung mga country, especially sa Europe, na mahilig mag-red wine, they tend to live longer than people in North America and other parts of the world. Pinag-aralan ang diet. Yung palang mga Italian and French, every time they eat, imbis na tubig ang in-between, red wine. Kaya pag tinignan mo mabuti, yung Caucasian, yung mga puti na Amerikano na around 56 years old, whether lalaki o babae, ang lalaki nila versus European, especially the French people or Italian, na 50 or 60 years old din, pero ang islim, ang sexy. Dun pala sa diet, ang tawag kasi, merong resveratrol yung red wine. Kaya ito, pag uminom ka, pure resveratrol siya. Nakakahaba ho ng buhay kasi nire-regulate yung calorie level na pumapasok sa katawan natin. So this is very good for thunders. Alam niyo na yun. Meron po kaming coffee or kape. Ang active components ng kape namin, meron po siyang coffee arabica. Happens to be the most aroma, yung aroma niya, talagang napakabango. Okay, number two, kung ano po yung laman ng complete, nandito sa kape. So yung kape natin, hindi 2-in-1, 3-in-1, 4-in-1, 7-in-1. Yung coffee natin, everything in one. Kaya pag ininom mo yung kape, para ka na rin uminom ng complete. Yes. Ngayon, yung mga nagkukuripot dyan, sasabihin, hindi na ako bibili niyan, ito na lang. May kape ka na, may complete ka pa. Pero iba pa rin yung capsule kasi per capsule, ang ginamit lang namin by volume, 1/3 lang ang inilagay dito sa kape. One good thing, isa sa pinakamalaking malakas na products ng AIM Kape because, you know, coffee lovers tayo eh. Kaya nga pumuputok yung mga kung ano ng mga coffee shops, coffee brands sa buong Pilipinas. Kasi mga Pilipino, pagising kape. Magmimerienda kape. Mananangilian kape. Manunod ng TV sa tanghali, kape. Matutulog, magkakape. Habunan kape. Pag pumunta sa lamay, eh, may patay. Eh, puro kape, napapansin nyo ba? So, ang laking market nito. Iba-iba po yung flavor, merong original, merong latte, merong cappuccino, tsaka merong sugar-free. Pag sinabing sugar-free, doesn't technically mean na walang lasa o mapait. Pag sinabi palang sugar-free, ang ginamit na sweetener, hindi sugar. There's a lot of sweetener pala. Ang ginamit na sugar na sweetener dito is stevia, natural sweetener. Okay? Kaya kasi dati ang understanding ng maraming tao, pag sugar-free, ang pait niya. Hindi pala, gumawa ng substitute na hindi artificial, kundi natural. Version ng drinks for kids, meron kami tinatawag na may choco. Again, ito, chocolate drink siya, pero nilagyan po ito ng complete for kids, tapos fortified with DHA, docahexaenoic acid. Good for brain function, brain development. Lalo na sa mga bata ngayon, magpapasukan na, na-stress out sa school, alam mo yun, pagdating sa bahay, hindi na active, hindi na masyadong makapag-isip, this is very good for them. Maganda to kasi may complete phytoenergizer. Kung ano yung active components nito, meron din sa may choco. Next, white light. Our version of glutathione, spray po siya. Ini-spray siya under the tongue. Okay? Ipapap mo lang. Ayan, under the tongue. Bakit sa under the tongue? Kasi punong-puno ng nerve ending yung tongue natin. Kaya pag doon ka naglagay ng any substance, diretso po sa bloodstream. Kaya yung mga may high blood, di ba pag ina-atake, pinapainom ho sa ilalim ng dila. That's the rationale behind it. Or rationale behind it. Maganda to kasi may vitamin C pa. Alam niyo, ang number one function talaga ng glutathione, hindi magpaputi. Ang number one function ng glutathione, protection of the liver. Kaya pumuputi, side effect ng overdosage ng glutathione, which is a good side effect for Filipinos. Kasi ang daming gustong magpaputi. Kaya para pumuti ka dito, i-overdose mo na, i-overdose mo sa ang maganda sa kanya kasi, spray, may vitamin C, protected pa yung mouth mo, hygienic pa for the mouth. Kaya maganda siya sa mga bad breath. Ayan. Yung mga tipong pagkain, ano mo, ibang klase ang buga ng hininga. Tapos, maraman siya sa vitamin C, kaya it also protects your ito tumataas din ang immunity mo. Kung talagang gusto mo magpaputi, itong perfect white ang kunin mo. Mas nakakaputi ito kaysa dito. Nakakainis pa. Anti-wrinkles pa. Kasi meron siyang astaxanthin, tapos yung perfect white,
meron siyang component, the raw materials ng glutathione. Ang tawag namin, cysteine peptide. So yung cysteine peptide is more powerful than glutathione. Kaya kung gusto mo magpaputi, eto talaga. Okay? Sa dalawa. Ngayon, mas maganda kung pagsasabayin mo pa. Maganda inumin yung product bago ka mag-endorse. Kasi ang hirap magsabi na ito, puputi oh. Nakita yung nasilip yung dito mo. Ba't yung mga item? May lusot ka doon. Pag nakita mo ito, maganda. Ba't yung kilikili mo ang item? Sige, pag hindi mo ginamit ito, ganito mangyayari sa kilikili mo. May lusot ka pa rin, no? Pampapaya, slim and trim. Nakaka-slim and nakaka-trim. Ang ano naman ito, ang mechanism naman niya, hindi ka pinapapayat ng wala lang saysay. Ito po, appetite suppressant. Sinusupret niya yung pagkain mo ng malakas. Kasi iba-iba yung reasons why people are getting fat. The most obvious reason is metabolism. Yung konti lang ang kainin mo, tumataba ka. Lalo na yung may mga thyroid problem, mabilis yung tumaba yan. Pagka kumakain ng konti, tapos, alam mo na, tumataba. Yung pang katakot-takot na pagtitipid na ginawa sa kanin, tumataba pa rin siya. Minsan may kilala ko, hindi na kumakain, tumataba pa din, itulog lang ng tulog. Meron naman sadyang matataba kasi, napakalakas lumamon. Eh yun yung mga, yun yung kailangan nito. Yung mga tipong pag pumunta sa mall, saan ba dito yung unlimited? Unlimited rice ang hinahanap. Ay, inumin nyo nito. 30 minutes bago ka kumain, inumin mo to. Meron siyang glucomanan at saka Guja Gordoni. Ang ginagawa po nun, pag ininom mo siya, pagpasok sa stomach mo, nagkakaroon siya ng effect na parang gel, lumalaki. So in effect, nakaka-feel ka ng pagkabusog sa tiety. Tapos magsisend yung stomach mo sa brain mo na busog ka na. Such that pag kumain ka, feeling mo busog ka na. Kaya konti na lang makakain. Kaya ininom siya 30 minutes before. Yung iba nag-complain, bakit daw tumaba nung uminom nito? Eh, ininom after. Before mo iinumin. Maganda rito, appetite suppressant siya, pero hindi ka manihina. Kasi most appetite suppressants, nangihina ka. Ito, meron siyang component na palalakasin ka. Okay? Yung glucomanan. Okay? Kasi, ginagamit na pang hunting ng mga African. When they go out hunting, yung mga tribes, meron lang sila mga baon na beans. They do not eat for one day, two days until they find kung ano yung prey na i-hunt nila. Ang iniinom nila, yung pampalakas lang nila. Meron ito noon, yung slim and trim. Meron kaming anti-cholesterol, yung matataas ang cholesterol dyan. Colidus, mayaman po siya sa omega-3. Yung omega-3 galing po sa fish oil. Galing sa tuna, mackerel, and sardines, nilagay po dito. Kaya pag kumain kayo, lalo na sa diet ng Filipinos. You know, a few weeks ago, nagpa-check. Okay? Lahat normal for me, except for the LDL level. Medyo elevated yung LDL ko. But since last year, October, or probably September of last year, I've never been eating pork and beef. For a while, naging vegetarian pa ako. Tapos nagpa-check ako ko lately, elevated ng konti yung LDL ko. Sabi ko, bakit? Ba't ganun? Kasi number one, sabi ng doktor, sa diet ng Filipino, masyadong mamantika ang mga pagkain natin. Ginisa, lahat mamantika. Second, kahit pala hindi ka kumakain ng pork and beef, yung nagluluto, di ba mamantika? Yung usok nun, cholesterol din nun. Pag nalalanghap mo. Pangatlo, nagbibuild din ng cholesterol ang stress. Kaya huwag ka masyado magpapaka-stress. Yung number one stress ng Pilipino, pera. Dahil nandito ka, may solusyon na ang stress mo. Anong kaya nito? Kasi alam nyo kung bakit? Pag nag-build up po ang inyong cholesterol, ang mangyayari sa ugat nyo, ganito. Ayan o, yung yelo na yan. Cholesterol yan eh. Saan magaling? Mamantigang pagkain. Pag kumain ka na lechon, ano masarap? Nag-uunahan pa sa bato. Pag kumain ka lechon manok, ano masarap? Chicken joy. Lechon manok. Pitlog. Hindi na balat. Ibang itlog na yun. Sa itlog, ang masarap, yung dilaw. Yung iba, lagi ang tawag pula. Dilaw po. Lagi kong tinitignan, kulay dilaw talaga eh. Punong-puno ng cholesterol yun. O nagbibuild up yun saan? Sa gilid ng ugat. Eh, mahilag magbuild up yan sa ugat. Sa mga arterial wall, kung tawagin. Sa lining ng arteries. Dati, ganito yung itsura ng healthy na ugat. Cholesterol nagbibuild. O sumisigip yung daloy yun ng dugo, nakaka-high blood. Pangalawa, pag yan, kasi dito lang nakapark ko, paano pag may nagpark din dito?
parang highway lang yan eh, double parking. Pag nag-double park, nahirapan ng dugo, walang pumasok na oxygen, malapit sa utok, utak stroke, malapit sa puso, cardiac arrest. So yan ang ginagawa pagka matakaw ka masyado sa taba. Pag kumain na masyado, kinukuha mo taba. Di ba? Sinigang ba? Lumulutang-lutang pa yung taba. Sige, tama yan, friend. Inom ka nito for prevention. Maliwanag ho ba? Yes. Meron din siyang DHA. Kaya maganda po ito sa yung mga pregnant women. Mga 0 to 5 years old, 5 months yung dinadala mo. Is very good kasi DHA nakakatulong sa brain development. Sa atin din, maganda rin kasi for brain function. Lalo na yung mga malilimutin, painumin nyo nito. Yung matipong nag-joke ka, 5 seconds bago tumawa, ayan. Yung natawa na lahat siya, delayed. Dulos, ha? May na-neurotransmitter niya. Toothpaste, herbal toothpaste. Antibacterial. Siyempre, antibacterial. Meron siyang antibiotic, meron siyang aloe vera. Nakakatuwa ito kasi pag ginamit mo siya, technically, pag gising mo, siyempre, may amoy pa rin yung mouth mo, pero hindi kasi ganun ang amoy ng hindi natural essential toothpaste ang ginamit. Kasi maganda rito, habang natutulog ka, hindi walang function yung mouth mo, nagsisipag tong it, tsaka pusuidos yung mga bakit. So, ito ka nito. Maganda siya sa gingivitis, bleeding gums, pyorrhea, stain ng ngipin, nakakatulong sa pag-whiten ng teeth. Maganda to sa mga kaibigan yung ayaw nyo laging kausap, yung pag kinausap ka, bro, text na lang. Kasi walang dragon, hindi siya kayo. Rita! Juice po to. Sa lahat ng product ng AIM Global, ito lang po ang merong human clinical study. When we say human clinical study, pinag-aralan sa maraming human clinical trials, meron talagang effect sa tao. Kasi pag food supplements, normally, hindi na nilalagyan ng clinical study yan eh. Kasi mahal, magastos for the company, the researchers, the suppliers. Pero ito, Vida, meron tong human clinical study na ito, regular intake ng Vida. Lalo na 230 milligrams of Vida. Ang active component nito, meron tong Resvida at saka Resveratrol eh. Pag regularly mo siyang iniinom, nakakatulong 30% dilation ng ugat. Bakit importante yung nagdadilate ang ugat? Kasi pag barado na, tapos ang ugat mo hindi na elastic, matigas na, merong mga atherosclerosis, hindi na masyadong elastic ang ugat, doon nagkakaroon ng problema. Pag uminom ka nito, nagdadilate. Kaya sa may mga sakit sa puso, ang combination ng Vida at saka ng Colidus, perfect po yan sa may mga problema sa puso. Ang lasa niya para siyang Kool-Aid. Alam niyo yung Kool-Aid nung araw? Tapos grape flavor. Ang sarap! Hindi mo akalain na meron siyang component na nakakatulong sa puso. Kala mo juice refreshment lang. Pero nakakatulong po siya sa dilation ng ugat. Meron kaming services na product, ang tawag namin, CardioPulse. By the way, pag binili nyo to, nakasashake po siya. Isishake nyo lang, mas masarap siyang inumin pag maraming ice. Tapos i-dilute nyo mabuti. It's very, very good. You will never notice na na ganun nga, supplement para siyang refreshment. Okay? Meron kaming services na product dyan po sa third floor at tawag namin CardioPulse. Pang detect, pang alam ng cardiovascular health. Pag sabi cardiovascular health, gano'n ka-healthy ang cardiovascular system mo. Pag cardiovascular system, kasama dyan ang puso, kasama dyan yung mga coronary artery mo. So ang tawag dun sa system na yun, cardiovascular system natin. Itong CardioPulse, ang counterpart niyan sa most hospitals, yung tinatawag na angiogram. Yung angiogram, yung sasaksakan ka ng tinta, tapos i-scan yung heart mo para malaman kung ano sa heart ang may bara. Kasi pag early detection, may lamang may bara yung puso mo, dalawang possible na pwedeng gawin. Pag baradong-barado, bibigyan ka ng tinatawag na bypass operation. Bypass operation, bakit may tinatawag na single, double, quadruple, etc. Kasi, depende kung gano'ng daming ugat ang barado. Nalalaman yun sa angiogram. Isang solusyon yung tinatawag na angioplasty. Yung lalagyan ka ng balloon para umangat o mag-alisa yung ugat mo. Kaya lang ang problema sa angiogram, it will cost you about 100,000 pesos. Itong CardioPulse, same na same ang function, bibigyan ka ng reading kung ano ang cardiovascular health mo. Lalagay lang dito sa index finger mo. Tanggalin mo lahat ng alahas. Uupo ka, relax. For 2 minutes, huwag kang gagalaw. Pag ngumiti ka, tataas. Kaya, ganyan ka lang.
kahit na pinapatawa ka na. Type 1, ito yung representation ng ugat. Pag walang bara. Pag kumakapal yung gilid, ayan. Type 1, type 2, excellent and good. Type 3, careful ka na kasi may build-up. Type 4, medyo warning ka na. Ka nakakain ng balat. Pag tinuloy mo, pupunta yan sa type 5. Hanggang maging type 7. Type 7, ibang klase, high risk na yan. Anytime, pwede ka magkaroon ng heart attack. Malalaman mo to pag nagpa-cardiopulse ka. Ang bayad dito, 1,000 pesos lang mo. Pag member ka, may 50% discount ka. Pag bumili ka, nung global package namin mamaya, libre na ang cardiopulse mo. Yes! Para malaman kung ano nangyayari sa puso mo. Ito, kalalunch lang namin mga product. Two days ago. Ayan, oh. Deep cleansing whitening bar. Meron siyang 100 natural, no harmful chemicals, dermatologically formulated. Nakakaputi, tsaka nakaka-cleanse. Kasi normally, ang mahirap sa mga chemical or yung mga matataas na chemical na sabon, hindi nyo ba napapansin, pagka kaliligo mo lang, tapos paglabas mo ng bahay, pinawisan ka, lagkit mo. Yes. Eh, kaliligo mo lang, bango mo naman, pero ang lagkit mo. Kasi karamihan ng mga chemical-based na mga sabon, pag ginamit nyo siya, yung pores mo, nababarahan nung solid part. Yung pores mo, doon nagsisettle yung chemical. Kaya pag pinawisan ka, kasama yung chemical, kasama yung pawis mo, ang lagkit ng feeling mo. Yun ang problema sa chemical. Okay, ang lagkit kagad ng pakiramdam mo. Ito dahil all natural, gaganda na akustis mo. Feeling fresh ka pa all day. Yes! Ha? Okay, meron siya. Bamboo charcoal, tsaka peppermint. May peppermint, medyo malamig yun. Yung bamboo charcoal, di ba sa bahay, pag may mabaho, nilalagyan ng uling. Pag yung rep mo ang baho, uling. Ina-absorb ng uling yung amoy. Pwes, pag ginamit mo ito, i-absorb din nito ang amoy mo. Naliwanag ba yun? Yes! Okay. Eto! Natural feminine wash. Tuwa-tuwa yung mga lalaki, oh. Feminine wash. Alam nyo na ito, pang hugas. Dun. Maganda kasi sa kanya, yung available sa market, chemical-based. Napakataas po ng acid. Especially, hindi ko nababanggitin yung mga brand na mga brand X na mga commercially available na feminine wash. Pero pag gumamit kayo ng pH paper, okay, or litmus paper, pag nilagay niyo doon, nako, ang taas ng chemical or acidity ng mga nabibili commercially. Tapos gagamitin doon, kaya natutuyo. Ito, no harmful chemical, dermatologically formulated, pH balance, alkaline, no irritating side effects, foams with natural coconut base surfactant, powder fresh fragrance. Kaya pag ginamit mo siya, maghintay ka ng 1 to 2 minutes bago mo bandawan. Ang lamig niya! Ha? Ang lamig-lamig niya! Okay? Kasi minsan yung part na yan sa atin, meron ding masculine wash. Both sa women and men, sa part na yon, dahil laging nakakulog, kulang ng hangin. Pag ginamit mo to, ang lamig, para siyang pinapaypayan lagi. Oh, malamig sa pakiramdam. So pag malamig sa pakiramdam, hindi laging papawisan. So tayo po, we are promoting, kasi culture po ito eh, hindi karamihan ng mga lalaki nag-masculine wash. So tayo po sa kauna-unahan, sa lahat ng networking sa buong mundo, or even in the Philippines, ladies and gentlemen, tayo po ang leader sa pagpo-promote ng mga ganitong brand. Fresh na fresh, kauna-unahan sa market. Yung maganda to kasi, same, malamig sa pakiramdam. Yung iba po naming product, dinidemo namin. Pero to hindi po namin i-demo. Okay? Maganda ba yung mga produkto? Yes! Are you excited with the products? Yes! Gagamitin nyo ba? Yes! Anong unan yung gagamitin? Feminine wash! Gagamitin ka agad yung masculine wash. Well, yung mga products, ladies and gentlemen, madali nang pag-usapan yung business. Kung maganda yung product. Unfortunately, pagkapangit ang produkto, hindi viable yung business. You get what I'm saying? Yes. Hindi siya long term.
So, kung gusto niyo malaman yung mga details, yung intensive product demo, meron po kaming schedule niyan sa third floor. Every day, we conduct this partly just to give you a bird's eye view of our products. But technically, ang main purpose ng seminar na ganito, pakita sa inyo yung business plan. Kasi pakita namin sa inyo yung proposal kung paano kami pwedeng kumita ng malaki dito. This part, i-explain ko why there are people who are making as much as 500,000 per month. Can you imagine making 500,000 per month in the Philippines? What kind of lifestyle would you have if you're averaging about 500,000 per month? To some people, it may seem impossible. But tonight, let me show you one of the best opportunities in this world. Kung paano kang kikita ng ganung kalaking pera. Handa na ba kayo? Yes! Una, pag nag-join kayo, ito yung system namin. You can sell the products. Ang tawag doon, direct selling. When you sell our products, lahat ng pinakita ko, between 25% to 50% ang tubo mo. But you know for a fact, na pag nag-concentrate ka lang sa selling, you'll never make as much as 500,000 per month. Kasi, ang produkto mura lang. Like our C24/7 is only 1,200. 25% doon, you get 300 pesos. Kailan ka makikita ng kalahating milyon kung magbebenta-benta ka ng ang tubo mo, 300? Unlike sa real estate, unlike sa insurance, for example, if you sell these items, dahil malaki yung amount, ang laki rin ang commission mo. But we're just talking about what? Products, 1,000, 2,000 worth of products. So meaning, if you want to make a lot of money, okay itong direct selling, pero introduce mo yung another side of the business. Instead of you just selling the product, ang gawin mo, mag-expand ka. Paramihin mo, kasi dito parang ang tindahan eh. Ang gawin mo, paramihin mo yung tindahan mo. By opening branches. Parang ginawa ni Jollibee, nag-open ng branch. Dito rin, ganun. So, instead of you just selling the product, mag-open ka ng branch. Paano? By sponsoring people into the business. By inviting some of your friends to witness and watch our opportunity. In this way, pag nagre-recruit ka, pinapakita mo yung business sa mga kaibigan mo, kung sino sa kanila yung magustuhan, pwede silang sumama sa'yo. Paliwanag? Yes. Kaya sa networking, merong recruiting kasi ang purpose ng recruiting, expansion. Now, sino yung mga iimbitahin mo? Lahat ng kakilala mo na 18 pataas. Kasi 18 years old ang legal. So you can invite them from Monday to Saturday for a seminar, open nyo lang dyan. So ang gagawin nyo, dala ka lang. Hindi ka makakausap. Hindi ka magpapaliwanag. Hindi ka magdi-discuss nito. Bawal! Bakit bawal? Kasi number one, bago ka pa. Di mo pa alam. Number two, hindi maniniwala sa yung mga dala mo. Bago ka pa eh. Sabi mo bro, yayaman tayo bro. Sabi niyo sa akin, mayaman ka na? Hindi pa, pero pag sumama ka, yayaman tayo. May mga Pilipino pa naman ang hili gumanap ng prueba. To see is to believe. In fact, maraming tao kayo masasama, hindi maniniwala. Ang laki ng kitaan eh. Kasi ang tao, different ang acceptance. Iba-iba ang pagtanggap. Iba-iba program natin eh. Iba-iba mga breeding natin. Kaya maraming tao, pag pinaliwanag mo to, hindi maniniwala, hindi totoo yan. Kasi dito pinaliliwanag, yayaman ka. Kayo na-recruit mo, kontento na. Anong gagawin mo? Dito pinaliliwanag, negosyo. Yung na-recruit mo, trabaho. Wala kang magagawa. Yung iba, marirecruit mo, filosofo. Yung iba, kontento na. Pero may marirecruit ka, may pangarap. May ambisyon. May marirecruit ka, sawa na sa trabaho, naghahanap lang na mas magandang opportunity. May marirecruit ka na ayaw sa ganito negosyo, pero may marirecruit ka na gusto rin sumama. Sino yung mga yun? In this kind of business, we are looking for people who are also looking for us. It's not our job to convince. Kasi yung convincing part, nasa tao yan eh. Kahit ilabas mo pa lahat ng power mo, hindi mo mako-convince ang tao. Kahit i-hypnotize mo pa, kahit ilabas mo lahat ng anting-anting bertud at agimat mo, because at the end of the day, tao lang ang makakakonvince sa sarili niya. Yes! Naliwanag? Yes! So, ako, na-recruit ko 100 nung bago. Excited eh. Alam niyo ilan naniwala sa akin? 3. Tawa kayo, tignan natin sa inyo. Pero yung 3 yun, sapat na dahilan na yun, parang lumaki lang ko. Kasi maraming hindi maniniwala, pero may mga maniniwala. Yes. Yung kaibigan mo, may kaibigan? Yes. Oo naman, ang malas naman ang kaibigan mo kung ikaw lang ang kaibigan mo. Yung kaibigan ng kaibigan mo, may kaibigan? Yes. Nadami to, hindi? Nadami to. Nadami, hindi? Nadami. Pag hindi niyo ako pinigilan, mapupuno ko na ng bilog-bilog eh. Pag sa dulo. Ano tawag dito pag dumami? It becomes a network.
A network of people such that if these people, ikaw to ha, grupo mo yan dumami. Pag may gumamit ng product, may kita ka wala? Meron. Pag may bumili, may kita ka wala? Meron. Pag may nag-member, may kita ka wala? Meron. Nagbenta ka ba? Hindi. Kilala mo ha? Hindi. Tumatao ka araw-araw para magbantay kung sino magbibili sa grupo mo. Hindi. Kahit nasa opisina ka, kahit nakatali ka sa job mo, habang nagtatype ka, clerk ka for example, pwede mong isipin, magkano na kaya kinikita ko sa mga oras na ito? Nakuha niyo ba siya? Yes. Na kahit, meaning you don't need to physically be here to make money. Kahit nakatali ka sa job mo, may bumibili, gumagamit, nagbebenta dyan, kumikita ka. What if ang nangyari international, because we are operating, ladies and gentlemen, in 8 countries all over the world. Some of our distributors, kahit walang opisina sa ibang bansa, may grupo sila ron. Paano ni-recruit? IPB. Alam niyo yung IPB? FB lang, oh. Chat. Nare-recruit yung OFW. Magme-member, magpapadala ng pera sa kanya. Yung distributor, bibiling dyan sa third floor. Ipadadala sa kanya sa EMS. Natanggap doon. Yung Pilipino doon, magre-recruit ng kapwa niya Pilipino. Yung malaki sa ibang bansa. What if nagkagrupo po ka sa Italy? Nandito ka sa Philippines. Bumibili, gumagamit, nagbebenta sila sa Italy. Ikaw na nandito. Kumikita ka, hindi? Kumikita. Nasa Italy ka ba? Kumikita. Italy pa lang yun. E paano kung meron ka sa Dubai, Singapore, Taiwan, Hawaii, Nigeria, Ghana, Dubai? Meron ka sa Brunei. Can you imagine what's gonna happen to you? There are almost 7 billion people in the whole world. And people are more connected now than ever because of social networking. And can you imagine what's gonna happen to you? One day, when your group goes big, kahit di ka na nagbebenta o nagre-recruit, kumikita ka pa. One day, kahit matulog ka maghapon, kumikita ka pa. One day, kahit di ka na gumising, kumikita ka pa rin. Bakit? Pag namatay ka ba, lahat ito mamatay? Yung account mo, I have good news for you. Transferable yan sa mga mahal mo sa buhay, especially. This is business. Now, I don't like to compare it to employment anymore because you know the disadvantages of employment. Technically, you can never compare apples with oranges, sabi na. But can you imagine spending the rest of your life, 8 to 5, working for someone else for the rest of your life? That after 40 years, age 20 ka nag-start, retired at 60, looking back, ang masasabi mo, wala akong na-accomplish. At the end of the day, to become financially free, you must become your own boss or at least put up your own business. Because you can never work for someone else for the rest of your life. Because at the end of the day, makukuha nila yung mga pangarap nila, pero ikaw, hindi mo makukuha yung pangarap mo. Ang akin doon, kung kaya mo magpagod sa negosyo ng ibang tao, ba't hindi mo kaya magpagod sa sarili mong negosyo? So, hindi mo naman gagawin full-time eh. 8 to 5 ka sa job mo. Paglabas mo, ain't global. Dala ka na recruit. Bukas ulit! Recruiter ka opisina mo. Bukas ulit! Saka mo na iwan trabaho mo pag malaki na kinikita mo. Pag malaki na, sabi mo sa boss mo, boss, you're fired. Di ba masarap na walang boss? Di ba masarap yung gigising ka kung ng oras mo gusto gumising? Di ba masarap yung matutulog ka kung ng oras mo gusto matulog? Di ba masarap yung hindi na kayo pagsiksikan sa EDSA, sa MRT? Kapag kasiriyan, bababa ka. Pati bila ka ulit. Di ba mas masarap yung maalis ng bahay na may sarili kang kotse? Na bagong ligo ka, kung ano yung amoy mo nung umalis ka, ganun din ang amoy mo pagdating sa pupuntahan mo. Pag ikaw, nagpo-commute, kung ano yung amoy mo paglabas mo, kakaiba na ang amoy mo pagdating doon sa pupuntahan mo. Tama, mali? Tama! Di ba mas maganda mapaaral ang mga anak sa magandang eskwelahan? Yes. Di ba mas masarap maging financially free? Di ba mas masarap yung na-enjoy mo yung buhay kasi wala kang pressure pagdating sa pera? Di ba mas masarap tumutulong pag meron ka? Yes. Ang hirap tumulong pag ikaw mismo, kailangan mo din ng tulong. Tama ba? Yes. Di ba masarap yung nagkakapera kasi dumadami ka mag-anak kasi wala kang kamag-anak kasi wala kang pera? You know what I'm saying? Yes. Walang masama sa pagiging mayaman. We're not telling you to become materialistic, ladies and gentlemen, but believe me, galing ako sa hirap, iba ang buhay ng may pera. Hindi sa lang masasabi ko, ang hirap maging mahirap. Ayoko na balikan yun. Kaya ako na nanaginip ako ngayon, ayoko na magising. Kung may gigising sa akin, papatayin ko talaga. You know what I'm saying? Yeah. Mga kaibigan, ilan ba sa inyo yung araw-araw nagre-reklamo sa trabaho, sa kumpanya mo, sa liit ng sweldo mo,
sa boss mo. Nagko-complain ka pero hindi masabi. Pero magugulat ka araw-araw kung mapasok ka pa rin. Di ba? Yung kwento ni Juan at saka ni Pedro, every time na lunchtime or merienda, nagko-compare ng palaman si Juan at saka si Pedro. Pag bubuksan na ni Juan yung sandwich niya, unti-unti, sasabihin niya, wow, ham and cheese. Pagdating kay Pedro, peanut butter. Following day si Juan, ganoon na naman. Bacon and egg. Pagdating kay Pedro, peanut butter. Birthday! O, saan naman siya? Chicken sandwich. Ikaw, Pedro? Pedro. Tinitigan niya pa si Juan. Pinipinarap eh. Peanut butter! Ay, itchin niya na yung sabi niya, puro naman peanut butter! Peanut butter! Sawa-sawa na ako sa peanut butter! Sabi ni Juan. Eh, di ko sabi mo yung misis mo, sabihin mo, sawa ka na sa peanut butter. Sabi ni Pedro, huwag bumadamay-damay yung misis ko dito. Ako gumagawa ng malamang. You get the point? You keep complaining, pero sino gumagawa ng buhay mo? Ikaw gumagawa ng buhay. Because life is a matter of choice. Choice mo yan. Pag-gising mo sa umaga, you are given the choice. Anong kulay yung susuot mo? Anong damit mo? Anong kulay ng underwear mo? The moment na paglabas mo ng bahay, pati pagpili ng tricycle, choice mo. Pati pagbili ng bus, choice mo. Pati yung magiging itsura mo kung simangon ka, nakasimangon. It's your choice. Life is never a given. It's your choice. May magandang opportunity sa harap niyo ngayon. It's your choice. Yes. Kasi 5 years ago, most of us, ang problema pera. Ngayon, ang problema, pirak pa din. 5 years from now, if you never change the way you act, the way you think, it's gonna be the same problem. So now you're given a choice. Ano gagawin mo dito? Subok-subok lang. Wala namang mawawala eh. Prinsipyo ko, subukan ko lang yan. Wala namang mawawala. Dati nang wala, ano pang mawawala? Handa ka na ba, umaman? Yes! Handa ka na ba? Yes! Handa ka na, umaman? Maglabas ka ng 7,980 global pack ang tawag dyan. Yan yung registration. Yung iba, pag nakikita ko, wow, grabe, ang ganda pala niyan. Ganyan pala networking, no? Grabe, kala ko kasi scam. Nung nakita to, ay, ang pangit. Maganda dito, pagdating dito, pangit. Well, kung gusto mong kumita, life is, you know, one of the best principles in life is what you saw is what you read. Kung ano yung tinanim mo, yung anin. Kung may tinanim ka, may aninin ka. Pag wala kang tinanim, wala kang anin. Kahit naman sa atin, kahit sa pagtatrabaho mo, nagtanim ka rin dyan eh. Namuhunan ka rin dyan. From grade 1 to 4th year college. Grade 1 to 4th year, ilang years yun? 14 years. Only to make 8,000 minimum. You know what I'm saying? Yes. Nag-invest ka kung saan-saan. Pag dinegosyo ka, tindahan, may investment yun. Mag-a-abroad ka, yung tinatawag na placement fee, puhunan yun. Maliligaw ka, mamumuhunan ka din. Rose. Chocolate. Tapos sweet ka pa kunwari. Ikaw pa nagbubukas ng pinto. Pag nakuha mo na, siya na nagbubukas ng pinto mo. O, bilang mo akong chicken joy. Tama ba? So lahat may investment. Kasi kung may investment, may return on investment. Pag walang investment, walang ROI. Ano kapalit nito? May package ka. Products ang kapalit niyan. Pwede ka mamili. May product A, B, C. Iba-iba ang laman. Meron ang laman, puro C24/7. May laman, combination ng C24/7 tsaka KD24/7. May laman, puro naman Vida. So it's up to you. Mamimili lang kayo kung ano. Importante ito kasi dapat may inventaryo ka. Ang hirap kasi gamitin yung product, pag i-endorse yung product pag hindi mo siya nagamit. So use the products. Yung iba kasi ganito binagawa. Pag bumili nito, binibenta lahat para bumalik ang puhunan. Gamitin nyo. Kasi ang puhunan mo dito, hindi ito. Ang puhunan mo dito, ikaw. Di ba rin ang walang pera, basta may paraan. Ang problema sa lahat, wala ka ng pera, wala ka pang paraan. Sabi ng kaibigan ko a few years ago na nag-join ako sa networking. Sabi ko, wala akong pera dyan, wala akong panggalaw. Wala akong pang-invest. Sabi niya, gawa mo ng paraan. Kasi pwede pa magbago ang buhay mo pag may paraan ka. Pero pag wala ka ng paraan, dead end ka na. Second, merong personal accident insurance, naka-insured ka. Pag namatay, aksidente, 200,000 piso ang makiklaim mo o pamilya mo. Pag hindi aksidente, mas mababa, 50,000 lang. Halimbawa, assault, murder, 50,000. Aksidente,
Nahulog sa bangin, sa bus, nasa gasahan, 200,000. Kaya kung makakapili ka, aksidente ka. Ganun din naman, mamamatay din. Dito pa lang, bawi ka na sa nilabas mo. Huwag kang babawi muna, ha? Gismil, medical reimbursement, another 10,000 for burial assistance. What else? You get a free medical services. May libreng check-up. Takay dyan sa galeria o mga ka-tie-up naming clinic. May free physical annual exam ka. Kasama laboratory exam, fecalysis, urinalysis, blood chemistry, kasama dyan yung CBC. Minsan kasama pati x-ray, tsaka dental screening. Meron kang sales kit, folder, brochure, kasama CD to help you explain what is global to your prospects. Meron kang webpage, we will give you access. Bibigyan ka namin ng access sa system namin. Sa website namin, meron doon access sa sarili mong webpage para ma-view mo itong grupo mo. In other words, basta may internet ka, makikita mo to sa internet. Sino na yung na-recruit mo? At kaya may nagkaka-recruitan dyan at nagbebentahan dyan, dyan mo rin makikita sa webpage mo kung magkano ang kinikita mo. Okay? Kasi kung nag-join ka, may computer number ka. Lahat na marirecruit mo, may computer number na nakadugtong sa number mo. Yung number nila nakadugtong dito, di ba? Yung number nito nakadugtong dito. Magkakadugtong. O kaya pag bumili ito, kahit di mo kilala, pasok sa system yan dahil sa webpage mo. Galing, no? High-tech? Ano pa? May scholarship certificate. Nakataya pang in global sa mahigit 200 schools all over the Philippines. Meron po kaming certificate. Nakasama nitong global pack. Pag pinakita mo sa mga ka-tie-up naming schools, nakita yung logo natin, nakita yung certification, they will honor that. Depende sa school at saka depende sa kurso ng bata. May mga schools na nagbibigay ng 20%, 25%, may 50, may 100. Yung list po ng mga accredited schools, meron po kami sa baba, sa third floor. There are over 200 schools. Ang maganda doon, number one, hindi siya nagagamit ng isang semester lang. Nagagamit siya kung ilang taon ng kurso ng bata. Kaya pag ang course ng bata, 4 years. For the next 4 years, scholar siya because of Alliance in Motion Global. Kaya, ladies and gentlemen, pag ganitong pasukan, mas maraming nag-join sa AIM. Ina-avail nila yung Global Pack para may certification silang makuha, para discounted yung anak nila pagpasok. Karamihan po ng ka-tie-up namin, mga computer schools, being computer, as napaka-in-demand na kurso. Okay? Tapos, pag nag-avail ka ng global package, katulad ng sinabi ko kanina, meron ka pang free cardio pulse. Pa-check up ka para malaman mo kasi, you know, prevention is better than cure. May kasama ako, best friend ko. 2 months ago, he passed away. First heart attack. 40 years old lang po. Can you imagine? 40 years old, napakabata pa. Kaya, kasi minsan binabaliwala natin yung mga pagsisigip ng ano mo, ah wala to, ano lang to, nakita ko lang yung crush ko. Kaya ako nagpapalpitate. Yung pala mild heart attack mo. Nakuha mo. Kaya papacheck up. Kaya maganda to, pag in-avail nyo itong CardioPulse, ay itong Global Pack, may CardioPulse kayo. Give it to your loved ones, pwede kasing i-transfer. Pangalawa, 50% discount or gift certificate. Meron kang tatlong gift certificate na free. Na pag pinag-imigay mo, ito yung sinasabi ko transferable, imbis na 1,000 ang babayaran nung nanay mo pagka gusto mo siyang ipa-check up, 500 na lang babayaran niya. Paliwanag ba yun? Yes! Pag bumili ka ng Global Pack sa Pilipinas, member ka sa lahat ng countries na merong AIM Global. Yes! Meron kami sa Hawaii, meron kami sa Dubai, we just opened up sa Brunei, meron tayo sa Ghana, sa Nigeria, meron tayo sa Singapore, meron tayo sa Taiwan, meron tayo sa Hong Kong, and we will be opening up a lot of countries all over the world very, very soon. Come on, 7980. Ito lahat makukuha mo. International pa negosyo mo. Sulit o sulit na sulit? Sulit! Hindi ka pa nagnenegosyo, bumawi ka na agad sa money mo. What if gawin mo pa yung business? Ang business namin is networking. Number one, meron kaming tinatawag na binary program. Under this process, or under this rule, sa binary, magde-develop ka lang ng dalawang sales forces. One on your left and one on your right. Kasi binary program siya. Dalawa lang.
Remember yung word, yung prefix na by pertains to bicycle, binoculars, everything. Dito, gagawa ka lang ng dalawang grupo, one on your left, one on your right. Yun ang pararamihin mo. So technically speaking, ilan lang re-recruitin mo? Wow. Recruitin mo si A, recruitin mo si B. Dalawa na maniniwala sa'yo, kaya. Kaya. Meron wala? Meron. Pag napapaisip ka, meron nga ba? May problema ka. Dalawa kaya yan. Ang gagawin mo lang, ano? Dalhin sila sa seminar. It's as simple as that. Hindi ko magpapaliwanag. May chance kaya na magbumili rin sila ng global package? Yes! Bibili yan pag bumili ka. Pag di ka bumili, di bibili yan. Sabi mo, bro, bumili ka na, bro. Sabi ni A, Pat, bumili ka na? Di ba, ikaw muna. Para pag napahamak, ikaw lang. Bibili kaya sila? Yes! Depende sa tao yan. Pag sila naniwala na gustuhan, bibili. Pag yan bumili, may kita ka wala? Yeah. Pero kasi may effort kay. Pwede dahil sa'yo, hindi nila makikilala ng global. And we pay you for your effort. At tawag namin doon, direct referral bonus. Ang direct referral bonus mo, every time na nakaka-recruit ka, na may bumibili ng global package, may maliwanag na 500 pesos ka. Dahil dalawa yan, magkano yan? O di meron ka 1,000. Now, tanong, dalawa lang ba marirecruit mo? Hindi. Okay. Yung iba mong re-recruitin, dahil may dalawa ka na, idudugtog mo na yun pailalim para dumami sila. Pero pag may na-recruit ka, na kahit idugtog mo, yung 500 nun, pag bumili sila ng global package, sa'yo pa rin mapupunta. Maliwanan? Yes. Pero hindi ka kikita o yayaman dito sa kaka 500. Yayaman ka dito sa match sales bonus, MSP. What that does mean is, yung left sales force mo, with the right sales force, every time na nagmamatch sila in terms of sales, may commission ka. Paano malalamang nag-match? For example, may bumili dito, global package isa. May bumili sa right side, global package isa. Match o hindi? Match. Pair o hindi? Pair. Pag yan nag-pair, may maliwanag na 1,500 pesos ka. Yan ang malaki. Ito kaya yaman sa 1,500. So sa transaction na to, just to wrap up, 500, 500, 1,500, magkano yung total kinita mo? 2,500. So syempre, di ba ma-appreciate, maliit pa yung organization mo eh. Dagdagan natin. Ilan na re-recruitin ni A? Dalawa. Dalawa. Lagyan natin ang pangalan, si C tsaka si D. Ilan re-recruitin ni B? Dalawa. Dalawa rin, si E at tsaka si F. Unahin natin si A. Pag nag-join sa kanya si C and D, kumita ba si A? Yes! Total, magkano kinita ni A? 2,500 din. Yun nangyari sa'yo, yun din na nangyari sa kanya. Si B, pag nag-recruit si E and F at nag-join si E and F, kumita ba si B? Yes! Total na kinita ni B, magkano? 2,500. Niloko mo ba sila? No, you have the same opportunity. So, paano mong niloko? Pero kung ikaw ang gagawin kong reference sa pag-join ni C, D, E, F, may match ka, wala? Ilan? Dalawa. Ah, may dalawa rito. May dalawa sa kabila. So, 1,500 plus 1,500, may maliwanag na 3,000 pesos ka. Maliwanag ba yun? Maganda ba yung 3,000? Yes! Bakit maganda? Number one, ikaw ba nag-recruit kay C, D, E, F? Hindi. Kilala mo ba? Hindi. Ikaw ang humbinsin? Hindi. Ikaw ang nagpaliwanan? Hindi. May ginawa ka? Wala. Kaya siya maganda kasi wala kang ginawa. Kaya yung gusto naman ng Pilipino, walang ginagawa kung hindi na. Pero technically, may ginawa ka pa rin kasi had it not for A and B, hindi lalabas si C, D, E, F. Dudugtungan ko ba? Nag-recruit si C, dalawa. Si D, dalawa. Ilan ang bago mo sa site na to? Sa kabila, nag-recruit si E, isa lang ang naniwala muna. Si F, ganun din, nahawa, isa lang naniwala. So may dalawa ka rito. Tanong, kung ikaw ang gagawin ko reference, may apat na bago, may dalawa dito. May match ka, wala? Yeah. Ilan? Dalawa. So 1,500 plus 1,500, magkano kinita mo? 3,000. Yeah. Yung dalawa dito na walang kamatch, ano mangyayari? Ang tawag namin dyan, waiting lang yan. Naghihintay. Ano hinihintay? Eh di kamatch, alam nga namang Pasko. Hanggang kailan maghihintay? Walang deadline. Kaya pag yan nagkaroon ng kamatch, next year, may 1,500 pa rin sila sa AIM Global. Is that clear? Yes! Play with numbers, just play with your imagination, ladies and gentlemen. Nag-recruit ng dalawa, dalawa. Ano napapansin nyo? Pag ito nag-recruit, dalawa, 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 dalawa. Habang lumalalim, ano napapansin nyo? Tumadami yung tao, just by the power of two. Habang lumalalim yan, parami ng parami. So pag dumadami ng dumadami yung mga tagdadalawang yan, good news! Parami din ng parami! Yung 1,500, 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
Kaya kumikita dito yung iba ng 200,000 piso. Yung iba 500,000. Yung iba 100,000. Yung iba 1,000,000. Sa dami ng 1.5. Kaya ang word of the day, 1.5. Ang Tagalog ng 1.5? 1.5. 1.5. Kaya pag uwi mo maya, sabi ng misis mo, pagkain ka lang! Sabi mo, 1.5. Pag umasok ka sa opisina bukas, naglakad sa harap mo yung ka-opisina mo, sabi naman ang gano'n. Pag ano, ba't kaya ganyan makatingin? 1.5. Kasi pag 1.5 ng 1.5 ang iniisip mo, dadami ng dadami ang 1.5. Now, as I said earlier, play with your imagination. Tanong, may marirecruit ka ba na minsan masipag? Yes. May kilala ka ba na minsan mas magaling kaysa sa'yo? Yes. What if may ma-recruit ka maraming kakilala? Sir, wala akong time eh. Ikaw, walang time. Eh, paano kung maka-recruit ka may time? Sir, mahihain ako eh. Ikaw, mahihain. Eh, yung na-recruit mo, lintang kapal na mukha. Kahit sino nire-recruit. Sir, hindi ako madaldal eh. Eh, paano kung down the line may lumabas na madaldal? Yung natutulog na dumadaldal pa. Pwede ba mangyari yan? Yes! Pwede ka ba makarecruit na mas magaling sa'yo? Yes! Mas maraming contact sa'yo? Yes! Mas maboka sa'yo? Yes! Mas ma-PR sa'yo? Yes! Mas kapanipaniwala mo ka kaysa sa'yo? Yes! Pwede. So do not limit yung possibility sa'yo lang. Because somewhere along down the line, may lalabas na agila dyan. Sinabing agila, self-motivated. May ambisyon. Leader. Maraming contact. What if may lumabas na ganun? Maraming tarap, maya at pipit. Pero habang tumatagal, lalabas ang agila mo sa grupo mo. Kasi ikaw, may sekreto eh, dapat dedicated ka, dapat committed ka, dapat masipag ka, dapat na ipapakita mo na karapat dapat ka maging successful. Dapat dito pag nag-join ka, buo loob mo. Huwag yung sinabi lang ng recruit mo sa'yo, naku, pangit yan. Ay, ganun, pangit yan. Nakuha niyo? Ang maganda ho dito, sa AIM Global, we are very stable. Why we are very stable? Kasi meron kami tinatawag na safety net. Yung safety net, this is a system na ginawa namin to keep us floating, to keep us safe in terms of not paying ng over or overpaying our distributors. Ano yung overpayment? The tendency of a company to overpay distributors compared to the pay-in that it gets. So to become safe, ito, 1.5. Sa isang araw, ikaw, ang allowed sa'yo, 16 matches lang per day. Yung lalagpas dyan, wala ka ng 1.5. Hanggang 16 lang ang babayaran sa'yo ng kumpanya sa isang araw. 8 sa umaga, 8 sa hapon. Pag lumagpas, wala ka ng 1.5. Halimbawa, pang 17, wala ka ng 1.5 doon. Wala rin pang 18, wala na yan. Flash out na yan. Kaya pag nakaka-16 ka, tama na. Pag may gusto pa magpa-member, sabihin mo, bukas ka na lang. Pag tinanong bakit, basta, sayang 1.5 po. Kasi makikita mo sa system kung nakakailan ka na because remember, bibigyan namin kayo access sa webpage niyo. Are we clear? Yes! So, can you imagine sa 16, masama pa ba yan? No. Kasi times 1.5, that's practically gross income of 24,000 pesos per day sa inyo. Is this possible with 24,000? Yes! Oh, naman, numbers lang yan. Numbers lang yan. Why? Magsimula ka sa dalawa. Yung dalawa, nag-recruit ng dalawa, magiging apat. Yung apat, magiging walo. Tapos? Dumadami. Tapos 32 na. Tapos 64. 128. Tapos 256. 512. 512, 1,024. 2,048. 4,096. Wala na masulat. Sabi niya, ibang galing naman niya. Di po, 4 years ko nang ginagawa yan. Dadami yung tao, hindi. So darating ka dito sa 16 per day? Yes. It's just a matter of? Time. Baka masayang time ka dyan, Georgia, no? What is 1 year subukan mo to? Kung walang mangyari after 1 year, sayang ba yun? Hindi. Ilang 1 year na lumipas sa buhay mo na wala rin naman nangyari. Yes. Tama ba? Masakit pa magsalita, no? Pero totoo kasi. Kahit pa 2 years eh. Bago mo kitain itong 24,000 a day, kahit 2 years. Not bad. Because you've been working for the last how many years and you get stuck with your old position. You complain every day. So ito, maganda to kasi gross.
Ang neto niyan minus tax, tapos every fifth cycle niyan, gift certificate. Siguro magneneto ka dyan mga 18.5. Alam mo, pagka inumpleto mo yan sa 25 days, minus Sabado o Linggo, that's an average income of half million per month. Per month. Ayun, optional. Yung iba namin distributor, ganito. Pag kumita ng income nila sa kanilang DTC, you have a choice to get it all or not to get it at all. Or just get the half. Depende sa pangailangan eh. Halimbawa, may nakita ka sa distributor tracking center mo, kumita ka ng 18.5 sa isang araw. Gusto kong withdrawin 500 lang. Pwede po yun. Kunwari, gusto mo namang withdrawin lahat? Pwede yun. Bibigyan namin sa inyo na nakacheque. O kaya, paggawa ka sa amin ng ATM, Banco de Oro, bayad ka lang ng additional 200, bubuksan namin kayo ng account sa Banco de Oro, doon namin idideposito ang lahat ng withdrawals niya sa amin. Maliwanag? Yes. Pero karamihan tao, hindi nila wini-withdraw lahat. Pinaaabot ng malaki, 500,000. Pag lumaki na ng 500, sa kanila ngayon, i-encash. Nakapangalan sa kanila, kukunin sa third floor. Bago tumawid sa galeria, Banco de Oro, magse-selfie muna. Nauna pa yung selfie. Tapos ipopost sa Facebook. Tapos iinggitin lahat ng friends. Tapos sasabihin, if you want to know, PM me, ask me how. Ginagamit na bang recruit yung kalahating milyon? Nauna siya? Yes! So, pero alam niyo yung top distributor namin, hindi kumikita ng half million. Our top distributor, ang monthly niya. Although this is the maximum. Ang top distributor namin kumikita ng 2 million buwan-buwan. 2 million a month. He's 29. Oh, he's 30 years old already. He's been in the business for 8 years. Kotse pito. Every year nasa Amerika nagbabakasyon. May European tour. Sa mga oras na to, nasa Beijing, nagpapahinga. Pag bumalik siya, ganito pa rin kinita niya. Matulog maghapon yun, huwag magtrabaho na isang buwan, 2 million pa rin yung buwan-buwan. Minsan, kahit di siya mag-network, ganito pa rin kalaki. Sir, teka, sabi mo kanina maximum half million, eh bakit yan 2 million kinikita? Tama po yung logic niyo. Half million ang maximum sa isang account. Sa isang ganito. Ang ginagawa ng iba, bumibili ng maraming account. Pwede po yun. Ang tawag doon, multiple account. Ang itsura ng isa, ganito. May pera ka, pwede ka bumili ng tatlo. Kung tatlo binili mo, mas malaki kikitain mo. Ang itsura ng tatlo, ganito, ikaw to. O mag-recruit ka. Bago mag-recruit sa kabila ng ibang tao, ikaw muna ulit. Clear? Sa kabila, sino? Ikaw. Para mo nirecruit yung sarili mo. Ngayon, pag nirecruit mo yung sarili mo at ayaw niya, pa-check up ka. Tama ka! Ayoko! May tama ka, friend. Tatlo. Pero believe me, pag ito nag-network. Itong account na ito, umikita? Yes. Ito umikita? Yes. Ito umikita? Yes. Eh lahat yan, ikaw eh. Tatlo nga, binili mo, pero times 3 din ang kikitain mo. Ayun na. Ang maximum na pwede yung bilhin, ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Yan ang malaki. 7. Can you imagine lahat yan kumikita ng 1-5, can you imagine, puro 1-5 yun, ha? Oh. Ang isa, 7,980. Ang tatlo, 24,000. Ang pito, 56,000. Depende sa investment. Clear? Yes. Bigger investment means bigger return on investment. So it's up to you. Kaya dito, depende. Isa, tatlo o pito bibilin mo. Ano mas maganda, isa o tatlo? Tatlo o pito? Pito. Isa o wala? Anong wala? It doesn't matter kung isa, tatlo, o pito. Ang importante, makabilang ka sa opportunity ng AIM Global. Yung iba, ganito ko ginagawa. Yung iba, binibili muna isa. Tapos, nagdadagdag in the future. Ako po na matagal dito, isa lang ibibiling ko sa inyo. Huwag kayo papayad ng isa. Sayang. Total, gagawin mo to. Seryosoy mo. Dagdagan mo. Tsaka depende ang commitment sa amount na nilabas eh. Depende ang commitment sa amount na nilabas. 11 years ago, or more than 11 years ago, may isang tao sa Iloilo in the name of Injam Sia. Si Injam Sia yung may-ari ng mga inasarihan. Namuhunan siya ng 2.3 million, inutang niya sa tatay niya.
manginasal. Nung una, ayaw pa siyang payagan. Kasi yung word na manginasal daw, 10 letra. Eh, Chinese sila. Malas. Sabi ng tatay niya, tignan mo ang Jollibee, 8. Kaya mayaman. Tignan mo McDonald's, 8. Kaya ang laki. Tignan mo ang Chowking, 8. Kaya ang laki. Yan, 10, manginasal. Hindi ka asenso dyan. Hindi siya pinautang. The following day, naisip niya, balik siya sa tatay niya. Tatay, bakit yung Banco de Oro, 10 din ang yaman nila? Pinautang siya. Clear? Yes. After 3 days, Pinjak wanted to give up. Kasi after 3 days, bubuksan niya ang kaha tuwing umaga. Kasi ng customer. He has to please a lot of his customers. Kasi late dumating ang pagkain. First day of operation niya, hindi magkakitaan ng mga tao. Kasi mali ang pagkakakabit ng exhaust. Imbis na palabas ang uso. He has to go home at 11, marinate their chicken. They will sleep mag-asawa at around 3-4 in the morning. Go to the store at 6 a.m., open it, please the customers, go home at 11. On the third day, I wanted to give up. Ayoko na. Sabi ng misis niya, paano yung utang mo sa tatay mo? Bahala na, ibawas na lang niya sa mana ko kung may mama na. But because it was so hard, he wanted to give up. But to no reason, siguro kulang lang natulog, itinulog niya. And then the following day, sige, tuloy natin. Fast forward natin. Guess what? After 11 years, Mang Inasal grew to more than 400 na outlets all over the Philippines. Second to Jollibee, which has about 800 plus. And second, ng McDonald's, meron lang 300 all over the Philippines. As soon as Jollibee noticed him, Jollibee bought 70% of Mang Inasal to an astonishing amount of 3 billion pesos. Send message, simple lang. Namuhunan ng 2.3 para kumita ng billion. Ano ba naman yung mamuhunan ka ng 7.8 para maging billionaire? Tama mali? So, some people, mabilis kasi mag-give up. Kung siya nag-give up, hindi niya makukuha. At 33, he became the youngest billionaire in the whole country. Lakasan lang ng loob. Ano ba naman yun, ba? Pesa nga, pinangungutang. Birthday. TV nga, pinangungutang. Credit card, eh. Ha? Kayong masasaktan, ha? Yung mga tinatamaan, hindi kayo pinatatamaan ko. Yung katabi nyo. Pwede ba yung katabi nyo, kayo din ang katabi? Kaya kumaladra lang, ikaw din yun. Third! Okay, I'm almost done. Meron kami tinatawag na Unilevel. This is a commission we pay you in terms of product, reorder. Sabihin nyo, reorder. Reorder. Pag sinabing reorder, itong grupo nagko-consume ng produkto pa isa-isa. Kaya siya tinawag na level because it's based upon the level. Si A and B, ang tawag sa kanila, first level. Clear? Yes. C, D, E, F, ano tawag? Second. Galing nyo po. Yung susunod dyan? Third. Grabe. And so forth and so on. Pag yung first level nyo, bumibili, gumagamit ng product, you get 10% of the product sales value. Product sales value is a value we assign to each product. So meron kang 10% sa product sales value. Mula second level hanggang 10th level. Remember guys, this will become thousands of people. Mula second level hanggang 10th level, meron kang 5% of the product sales value. So meaning, depende sa level, may 10, may 5. So dito kumikita ka ng 10%, 10%, 5%, 5%. Imagine your group. Thousands of them. Bibili ng produkto. Anong bibiling kape? Event. In Global Coffee. Pag yan, taga-In Global ang binili, coffee ko, kakaiba mga yan. So, can you imagine pag uminom sila ng kape? May kita ka wala? So, pwede ka mag-coffee tuwing umaga. Yung buong grupo mo, nagkakape, humihigop sila. Humihigop ka rin. Mag-imagine ka, 5%, 5%, 5%. Magsisipin yun pa. Magpe-feminine wash pa. Mag-masculine wash pa. Mag-vitamins pa. Gumagamit pa lang ng produkto to, kumikita ka na. Iba parang may grocery, pero wala kang tindahan. Ang maganda, Unilevel pa lang yun. Hindi pa kasama. Yung 1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1. Tawag doon, Prada, your... Last, number 3. Meron kami tinatawag na stair step. Stair step, again, this is based upon the product movement.
Pero ito promotional naman. Kailangan lang tandaan dito, lahat ng products may equivalent points, yung points gagamitin namin sa promotion. Saan ka po-promote? Sa handaanan na to. Pag wala ka pang points, ang tawag namin sa'yo, pag-join na pag-join mo, distributor. Pag yung grupo mo uminom, gumagamit, bumibenta ng produkto, may points yun wala? Pag umabot yung total group sales ng 10 points, we promote you to Silver Executive. Dahil na-promote ka, may additional 10% overriding commission ka pa. So can you imagine, itong 10% nag-overlap sa Unilevel yan. Nagpapatong. So dalawa ang bayad namin sa inyo sa reorder. Unilevel and Stairs. Sa recruit, ang tawag? Ganyan. Mamimili ba kayo sa tatlong yan? Hindi. Kasi sabay-sabay namin kayong babayaran sa tatlong yan. Hindi kayo tipo pag nag-join ka, ito lang gagawin ko. Hindi. Automatic. Pasok ka agad sa tatlong sistema niya. Pag umabot po ng 100 points, we promote you to Gold Executive. May additional 20% overriding commission ka naman. Highest position, Global Ambassador, you need 1,000 points, you get 30% overriding commission. Ito pinakamayaman sa akin. Multi-millionaire. Minimum, pag naging GA ka, minimum income, 200,000 per month. Minimum yan. Hindi ka magiging GA kung hindi malaki grupo mo. Kaya ang earning potential mo, 200,000 piso, 1-1. Can you imagine kahit 1 year mo trabahohin yan or 2 years mo kitain yan? Sulit o sulit na sulit? Super, kasi pwede mong ipamana. May incentives ka pa. Hindi pa kasama dyan yung travel incentive namin. We send our distributor to states or expense paid. Last year, sa Asia, naglalagay kami sa Asia, US, and Europe. Depende sa requirement. Last year, ang pinadala namin sa Singapore, about 300 distributors. All expenses paid. Nakuha nila incentive. Bakit money? Bakit for ticket? Accommodation? Lunch? Buffet? Breakfast? Buffet? Dinner? Buffet? This year, gagawin namin sa Hong Kong and China. Alam nila nakakakuha? 600 distributors naman ang papupuntahin nyo. Umalit yung company, paano kami magsisend ng ganung kadaming distributors? Hotel pa lang. Ang hotel nila sa Singapore, yung mga nakapunta ng Singapore dito, ang hotel ng mga distributors namin sa Orchard Road, Mandarin Hotel. 5-star hotel. Anong Orchard? Yung mga tipong hotel na walang grip, walang ano. Switch. Gagawin mo na yung kamay mo, lalabas. Pag naglakas ka sa hallway, walang switch ang mga ilaw, bumukas. Pag nasa kama ka, mamamatay. Pag gumalaw ka ulit, motion detected eh. Bubukas na naman. Eh, iba, first time. Pumunta sa banyo, bumukas. Okay lang eh. Bugas, toothbrush. Matay. Dumalo din siya sa hallway, punta sa kama niya. Bukas na naman. Nasa kama siya natutulog. Namatay. May nagko-complain, may multo daw sa kama. Ano yung mga ganun? Napaka-inusente po yung mga distributor namin pag-open sa airport. Yung mga iba taga-probinsya, first time makasakay ng aeroplano, first time pang Singapore nakapunta. Dreams do come true in this business. Nasimple yung pag pinunta mo sa mga probinsya, magsasaka, nagtitinda lang sa palengke, nag-imploban, ngayon mayayaman. As I said, kung nagawa nila, kaya mo rin ko. Yes! Meron kami travel sa US, all expenses paid. We will support your visa application. Magbibigay kami sa inyo ng application form na kasama po doon yung attachment ng certification from Nature's Way, our partner in the US, certifying that you're allowed to travel. And most of our distributors ang nakukuha pong visa, yung pinakamahirap makuha, 10 years multiple entry. Can you imagine? Kaya mga kaibigan, ulitin ko, hindi basta-basta ng opportunity. Hindi naman natin makukuha ng isang upuan lang. Pag-aralan niyo kung magkakaroon. Kasi maraming mga tao na may miss yung chance kasi nagja-judge ka agad sila na hindi pa nila nakikita ng lahat. Subukan niyo lang, katulad na sinabi ko kanina, wala namang? And play with your imagination kasi minsan naunahan mo tayo ng duda, naunahan tayo ng takot. Even me. Alam niyo, nung nag-join ako, inintay ko munang umaman yung sponsor ko bago ako naniwala. Kaya sabi ko sa inyo, yung pagpunta nyo ngayon gabi dito, may purpose yan because hindi natin alam kung sino sa inyo yung gabi-gabi na nananalangin na magkaroon ng pagbabago ng buhay. Bakit na yun? Hindi ko alam kung sino sa inyo yung pagod na sa pagtatrabaho, pero ganun pa din. Hindi ko alam kung sino naghahanap ng trabaho. Hindi ko alam kung sino dito yung kailangan magbayad ng utang. Pero believe me, opportunity ang aim. Opportunity siya. Sabi ko nga lagi, iba yung buhay pag nasa taas at saka nasa baba.
Mahirap na bubuhay sa rat race. Alam niyo yung rat race? You work just to pay for your bills. 15 comes, hindi pa dumadating sa'yo, may may-ari na ng sweldo mo. Napansin niyo ba yung ganun minsan? Yes. Hindi pa dumadating, may may-ari na. Si Judith. Judith ng cellphone, Judith ng credit card, Judith! Tama ba? The thing is, we're not getting any younger anymore. Sometimes, most of us, Filipinos, 90% walang savings. Kasi ulitin ko, sakto lang. You have to do something about your financial situation. Believe me, life is a matter of choice. Walang iba magbibigay o magdidesisyon sa buhay mo, hindi? As I've said, I came from a poor family. I know how it is poor, to be poor. Pito kami magkakapatid eh. Tigil isang taon na nagwat bawat isa. Nagpa-family planning pa, tatay ko. Alam niyo na nung araw, pag-brown out. The point is, it's very hard na meron kang financial hardship sa pamilya. Tuldukan na natin ang kahirapan sa pamilya at sa pamamagitan ng inyo. Tama ba? Kaya yung decision na gagawin nyo ngayon, napaka-importante because this will ultimately change your life. You join us or not, lalaki kami. A month ago, we purchased our own lot, lote, about 2,000 square meters, just along EDSA, beside the Securities and Exchange Commission, just Ortigas. It's about 2,000 open area lot. Because in the next coming months, we will be building our 20-story high building head office. And it's gonna be the first in the Philippine marketing history that a direct sales and network marketing company will ever put up a 20-story high building. State of the art yung building namin. Malaking nakalagay doon, letter A. AIM. Tapos sa taas nakalagay, AIM. Global. Can you imagine passing by in EDSA, 2 years from now, and not being a member of AIM Global? Makikita mo yun. Logo AIM. Nasa bus ka, EDSA. Eh, hindi ka member, ang sasabihin mo. Nakatend na ako dyan. Sa buhay, dalawa lang. Either you become an spectator, nanonood ka na lang, o you become the actor. Yes. Tandaan nyo to. Kahit sa sugal, wala pong nananalong meron. Alam niyo yung meron? Yes. Yung nanonood lang, may tumama na ba meron? Wala. Kaya kung manonood ka na lang, I tell you this, make no mistake, because yung mga nag-invite sa inyo, sumama ka man first-timer sa kanila o hindi, tutuloy yan. Yes. Tutuloy yan. At pag yan tumuloy, a year from now, taga mo sa bato to. 1 year, 2 years from now, magdadrive yan ng sarili niyang sa sarili. Yes. So, yan. Kasi meron tinatawag by principle, your law of averages improves over time. Sa ganitong negosyo, pakampi mo oras. Habang ikaw tumatagal, magkakaroon ka ng result. So join us, not because, you know, nakaka-excite. Join us, not dahil pinili ka ng sponsor mo. Join us kasi may nakita ka na pwede kang makuha at matupad ang mga pangarap mo dito. Not for you, no. Pero kasama yung loved ones. Kasi sa buhay, iba pa rin yung meron. Iba yung feeling mo secured ka. Money is not bad, ladies and gentlemen. In fact, money can do a lot of good things. Subjective yung topic na yan. Depende sa tao. Kaya nga, mas masarap yung buhay ng nasa taas kaysa sa baba. Kasi pag nasa taas ka, may choice ka eh. Pag nandito ka, di ka pwede mamili. Kung ano yung nandyan, yun na yun. Pipili-pili ka dyan. Babaguhan ka ng tatay mo. Tama ba? Yes. Pag nandito ka, at sawa ka na rito, pwede kang bumaba. At pero pag nandito ka at sawang-sawa ka na, wala kang magawa. Sample, nandito ka, sawa ka na sa gourmet, gawa ka na sa mga fine dining, pwede ka ba magturo-turo? Yes! Sawa ka na sa steak, sawa ka na sa masarap na pagkain, pwede ka ba magmunggo at saka pinrito at galunggo? Yes! Ang sarap nun! Sawa ka na magkotse, pwede ka ba magcommute? Yes! Sawa ka na magshopping Shangri-La, pwede ka ba magtutuban? Yes! Sawa ka na sa branded, pwede ka magbukay-bukay? Yes! Pero pag nandito ka, at sawang-sawa ka nandito, wala ka magawa. Sawa na ako sa tuyo.
Huwag nalang kumain yan. Guys, hindi ako agayin sa tuyo. Ang sarap po ng tuyo. Huwag lang araw-araw, matutuyo din balap ko. Tama ba ako? Yes. Kaya pwede kang mamili pag nandito ka. And the only person who can help you get there is no one. No one else but you. It's based upon the decision you will be making in your life. Yes. Last. Sabi ko kanina, your problem right now, probably, isa, pera. Dalawa lang ang problema ng tao eh, pera at puso. Tama? Single pa rin ang puso. Tandaan nito, madali na ang puso pag may pera ka. Kahit mamili ka, kasi may pera ka na eh. 5 years ago, your problem is probably the same. 2009. 2014, you're facing with the same problem. Guess what? If you never change, if you keep doing what you've always done, 5 years from now, 2019, you will sit always face the same problem. Yes. Maganda problema ang pera kung paano gasusin. Pero kung paano hanapin, napakasakit sa dulo. So, depende yan sa choices na gagawin nyo ngayon. Because whether you join us or not, whether you like it or not, AIM Global is like an airplane of opportunity. The doors are widely open for you. You come with us, we welcome you. If not, we thank you for your time. We thank you for coming here. But whether you join this airplane or not, whether you like it or not, this airplane of opportunity will surely fly. Kahit hindi ka kasama. Ang akin, bukas mga pinto nito eh. Sumama ko hindi, lilipad siya. Ang akin po doon, kahit naman pala hindi ka kasama, lilipad siya. Eh di sumama ka na lang para kasabay ka sa pinto. Ang akin, friends, hindi natatapos ang gabi ngayong gabi lang. Marami pa po kaming seminars. Pag-aralan nyo kami mabuti. Huwag kayong uuwi nang hindi nyo natatanong yung mga duda nyo sa mga sponsors. Kasi, this may be a turning point in your life right now. Marami pa kayong natutunan? Yes! Pag ngayong gabi, pag uwi nyo, at hindi kayo nakatulog, naintindihan nyo ko. Pero pag ang sarap ng tulog nyo, balik kayo bukas, hindi nyo na kami naintindihan. Maraming salamat sa inyo. God bless you all, more power to you. Thank you.